Tanggapin na wala na talaga si Coach Bob kasi sobrang laking impact sa akin na mawala na lang ng ganun-ganun si Coach Bob. Bola si Gerald D.G. Rivera. Una sa lahat, dahil din po sa daddy ko, kaya ako nag-basketball. And ayun nga po, na nakita ko yung pagsisikap ni daddy nang nagbabasketball siya sa Basti dati, tapos meron siyang title na back-to-back na champion. Di, ayun po, na-encourage ako na maglaro kasi nga, syempre, dun din yung papunta yung future ko kasi naita ko yung sarili ko sa paglalaro ng basketball po. Coach, Milo Best, inuna ko yun, coach, na nag-training ako ng Milo Best ng preparatory hanggang sa nag-improve lang, nag-improve hanggang sa, ayun coach, na natuto ako hanggang sa nag-training ako sa Basti. Hanggang sa yun, nakapasok ako kay Coach Bob. Out of nowhere, bigla kami nilipat. Eh, no choice na ako, tsaka para sa akin din naman po yun, which is yung basketball din nandun. Nabigyan ako ng full scholar sa letra nung time na yun. And thankful ako kasi kahit pa paano po, may natulong ako sa parents ko na makakuha ng scholarship para sa paglalaro ko ng basketball. Siyempre, mag-letran. Siyempre, Basti ako, di ba? Tapos, nagulat sila, lilipat ko yung anak ko sa letran. Dami nagtanong. Eh, nandun kasi yung opportunity para sa anak ko eh. Siguro, tinanggap ko na lang kahit na medyo masakit sa akin kasi siyempre, tuwing Basti ako eh. Eh, importante sa akin yung anak ko. Kahit saan yung anak ko, eh, siyempre, susuportahan ko yan. Nagulat din ako kasi sabi ni Daddy, kailangan natin lumipat ng letran. Andun yung opportunity para mas lalo kayong lumakas. E di, una ko, sobrang gulat ako. Naiyak pa ako kasi ano ko yun eh. Yun yung, doon ako nakasanayin, doon ako lumaki. From kinder to grade 6, andun lahat ng kaibigan ko, lahat-lahat. Tawag sa amin, Coach, again, naka-croches. Apat kami. Gian, Gomez, Renzo, Japheth, tsaka ako. Yan. Coach, nagsimula kami yan kasi bumubuo kasi kami ng 3-on-3 coach, kaya talagang mas lumalalim yung samahan namin. Tapos minsan tulog kila Gian sa Baysa, minsan tulog kami kila Renzo sa QC, minsan kila Japheth sa Sampaloc. Kaya talagang dikit-dikit kami pag matulog, yakapan pa nga kung matulog kami ng apat. Match. And ayun, naturuan niya ako. Sa kanya ako nagsimula lahat-lahat. Mga simpleng dribbling skills, shooting skills, lahat-lahat ko sa kanya ako natutunan. May examination kami sa San Sebastian. Bumaba ako, may nakasalubong akong bata, sabi niya. Patay na daw si Coach Bob. Sabi ko, loko ka ba? May sakit lang yun eh. Hindi ako naniwala. Lakad ako. May isang gumanon ulit sa akin. Tapos nung sabi ko, di ko na pinansin. Tapos bigla akong bonsak sa side, tapos umiyak ako. Tapos dumating yung pinsan ko, si Kuya Kyler Filio. Inangat ako, tapos dinala ako sa mga players. Tapos yun, tinipon kami sa gitna. Iyak kami hanggang sa sunod-sunod na araw ng hirap matulog, hirap tanggapin na wala na talaga si Coach Bob. Kasi sobrang laking impact sa akin na mawala na lang ng ganun-ganun si Coach Bob. Kasi yan, ang dami pa namin gustong mapuntahan, marating, tapos mula siyang sumakabilang buo. Uwi mo na! Uy! Dulo ba sa basa sa prinsip mo eh? Ito yung game!
Ayun na, nagsalita na. Dali, dali. Relax. Coach, thank you sa tayo. Coach, hindi nung pagpating mo na yan, hindi ako marunong mag-basa. Hindi mo marunong mag-shoot. Kaya, nung dumating mo na ako. Binabalansi ko lang po talaga yung paglalaro ko at saka yung mag-aaral ko kasi unang sa lahat, hindi naman makapag-basketball kung walang pag-aaral eh. Kasi pag bumagsak ka, tatanggalin ka sa team. Isang bunga nga na kakasabi na huwag magpupuyat, ganyan, tamang kain. Huwag, number one talaga, bawal puyat. Lalo na sa daddy niya, bawal yun. Fetics lang ako eh. Siyempre eh, bago-bago. Hanggang sa, nung inako na ako ni Coach RJ na bata niya na ako, yun doon ang nagsimula lahat ng pag-improve ko sa, lalo na yung defense talaga, yun ang number one na hindi namin nililend ko ni Coach RJ na di bali na huwag ka shumot, wala akong pakialam sa laro mo na pag-shoot, basta huwag yung pa-shooting yung kalaban. Kaya yung defense namin talagang all out kami pag dumi-fence kami, which is, ayun, nakaka-stop kami palagi sa whole court pressure, kaya maganda yung chemistry namin nila Coach RJ, nila Lagos, Timothy Cruz, Dwayne De Leon, Joshua Graham, yung mga teammates ko. Lahat yun, pag defense namin, talagang hindi na yung makakatawid. Kaya, ang ganda rin po nung naturo sa akin, Coach RJ, lalo sa defense. Ang team namin, which is undefeated kami 4-0, tas we're grabbing for championship talaga kasi we see ourselves na kaya namin, ano eh. Kasi nabuo na yung chemistry namin throughout the year, tas biglang ayun coach, sunod-sunod yung panalo, ang ganda ng games, tas biglang nawala lang talaga dahil sa pandemic. Pero coach, kung nabigyan kami ng chance na ituloy-tuloy yun coach, talagang 100% kukunin namin talaga yung championship dun. Kasi kayang-kaya namin coach, kita namin eh. Yung City Hoops na yun, coach, isa rin yan eh. Dahil sa dagdag din po sa exposure ng isang player katulad ko na saan ako maglalaro kung wala yung City Hoops, yung mga BBI, yung mga God Skills, di ba po? Yun, natulungan kami ng City Hoops na ilabas yung laro namin, na makalaban yung mga schools din na malalakas like Ateneo, Lasal, San Beda, which is yun po, na ilalabas namin yung games namin. Tas minsan may mga scouts po na nanonood, makikitaan kami ng potentials, which is pwede kaming mabigyan ng interest ng coach para maglaro para sa kanila. Lumaki na ako sa 12 under, 13 under, 14, talagang si Mami yung lagi nandyan. Kasi si Daddy minsan may business meeting, may mga trabaho pinupuntahan, si Mami lang yung nandyan para sa amin pag may laro. Talagang pagka naglalaro na kami, pag may bumira lang sa akin ng konti, talagang sisigawin, no? Sigawin niya yung player. Kung bata o matanda, talagang papagalitan niya kahit na nakakaya minsan. Pero syempre, kitang-kita ko yung support ng mami sa akin na talagang hindi niya kami pinapabayaan kahit na ano mangyari. Laging ang tubig, pagkain, ganyan. Gising kami ng maaga, kailangan, lalo na nung time ni Coach Bob, 2 hours before the game, kailangan nandun. Tapos, plus the fact na yung mga anak ko, ganun din eh. Gusto talaga nila lagi silang nauuna. So talagang, no choice, ako driver. Eh, minsan pag wala ito, may lakad, ako talaga. Yung ginagawa niya, tuloy niya lang yan. Concentrate, focus. Focus siya sa mga dreams niya.
Tapos syempre yung pagmamahalan nila mga kapatid, yun doon ako palagi, number one sa akin yun. Kumbaga, syempre, sila yung pinaka-kuya, di ba? Alalayan nila yung mga kapatid nila, di ba? Lahat naman yan, magiging okay lahat yan sa kung ano lang yung dream niya. Tutukan niya lang yun, nakasupport na naman ako sa kanila, lahat ng gusto nila mangyari. Ako si Borgy Rivera, Batang City Oops.